Hi guys, welcome sa Sip 9. In this video, ay tutuloy natin yung series natin on rational function. Sa previous video, pinag-usapan natin yung examples and non-examples ng rational functions, no? And isa sa mga examples na binigay ko sa inyo ay yung function na f of x equals 1 over x. Dito sa video na to at sa susunod na video, pag-uusapan natin tong function na to. Now, una, siguro na gusto nating malaman is ano ba yung domain ng f. I think it's obvious na x can take any value except 0, di ba? Kasi pag yung x natin equals 0, the function will become undefined. So therefore, the domain of f is the set of real numbers except x equals 0. Or except 0, di ba? So, yun ang kanyang domain. Ang isa din na gusto natin malaman is, ano ba nangyayari sa f of x kapag yung x natin ay nagbabago ng value, di ba? Halimbawa, ano nangyayari sa f of x pag yung x natin ay lumalaki? For example, x, anong value ng f of x pag ang x ay 1, pag ang x ay 10, 100, 1,000, and 10,000. Ano yung magiging value ng f of x? Pag 1 ay 1 divided by 1, di ba? If x is equal to 1. So 1 yan. Pag ang x ay 10, that's 1/10. Pag ang x ay 100, that's 1/100, no? And so on. Okay. So habang lumalaki yung x, as x gets larger, ano nangyari doon sa f of x? Palapit siya ng palapit sa 0, di ba? So yung 1,000 is very close to 0 and 10,000 is also and 1/10,000 is also very close to 0. So habang lumalaki yung x mo, yung f of x ay malapit sa 0. So f of x gets closer to 0. Now, meron tayong symbol dyan, di ba? Remember sa math gusto natin ay mas maiksi. So yung gets larger or as x increases, pwede natin yan isulat as x arrow larger and larger means infinity, no? So as x approaches infinity, f of x approaches 0. So yung arrow na yan, ang basa dyan ay approaches. Of course, you can still read that as x gets closer to 0 if you want. Now, ano naman ang mangyayari pag yung x natin, yung value ng x ay lumiliit, no? So, paano pag negative 1, negative 10, negative 100, negative 1,000, negative 10,000? Okay? So, I think pareho lang, no? Magne-negative lang yung f of x natin. Pareho lang yung mga numbers. Yun nga lang, negative. So, negative 1, negative 1/10, negative 1/100, and so on. Okay? So, ano naman ang nangyayari pag ganun? Pag, ano nangyayari sa f of x? Imagine nyo ba? Malapit din yan sa 0, di ba? So, as x gets smaller, remember, yung negative 10,000 is very small. It's smaller than negative 1,000, di ba? Kasi, pag nasa number line ka, pag palaki lang palaki yung absolute value ng negative number, ibig sabihin na sa left, papunta siya ng papunta ng left, and as you go left, the number decreases, no? Okay, so as x gets smaller or approaches negative infinity, so pagpaliit naman siya ng paliit,
approaches negative infinity naman siya. Pag palaki siya, approaches infinity or positive infinity. F of x also approaches zero. Okay? Pwede nating tignan yung graph, no? This graph is not to scale, no? Mahirap mag-scale dito kasi mayroon tayong 1, tapos meron tayong 1,000, meron tayong 10,000. So, for example, yung x ko ay 1. Tapos yung value ng y ay 1. Kasi 1 divided by 1. No? Tapos pag nag-10th ka na, pag nag-10 ka na, sorry, walang th. Pag nag-10 ka na, magiging 1/10, di ba? So, ang 1/10 around here. O mas malapit pa, no? Hindi natin ma-scale, but it's around here. Pag nag-100 ka na, very, very close na siya. So, yung graph mo, parang palapit siya ng palapit doon sa x-axis, no? Gets closer and closer. Pag negative naman yung 1 mo, pag negative 1 naman yung x, so, negative 1 yung x, negative 1 yung y, o yung f of x. Ito siya, di ba? Pag negative 10 naman, so, negative 10, negative 1, negative 1/10 naman, so, nandito naman yun. Malapit siya sa 0, di ba? So, y equals 0. So, nandito siya. Tapos, pag negative 100, no? This is 10. Oh, sorry. This is 1. This is 10. This is 100. So, pag negative 100 naman, mas malapit pa siya. So, pag ganun siya, palapitin siya ng palapit sa 0. So, y equals 0. Okay? So, dito, sa part na to, hindi natin alam kung ano nangyayari, although pwede nyo explore. And makikita nyo rin yan later. But as you can see, kung titignan nyo yung graph, as x approaches infinity, palapit siya ng palapit doon sa x-axis natin. So, palapit siya ng palapit sa x-axis natin. And ganun din, pagpapunta siya sa negative infinity, actually both, no? Pagpapunta yung graph mo sa positive infinity tsaka sa negative infinity, palapit siya ng palapit sa x-axis. At ano yung equation ng x-axis na yan? That's actually the same as the graph y equals 0. Diba? The graph of y equals 0. It's a horizontal line passing through 0. Okay? And yung line na yan, ang tawag natin dyan ay horizontal asymptote. Horizontal asymptote. So, yan yung line. A horizontal asymptote is a line that the graph approaches as the function approaches infinity or negative infinity. Okay? So, hindi natin masyado munang i-formalize yung definition. At least, nakita nyo kung ano ba ibig sabihin ng horizontal asymptote dito sa video na to. Okay? So, that's it. Abangan nyo yung susunod nating video kasi doon natin pag-uusapan formally at i-define kung ano ba yung horizontal asymptote. And by the way, bago tayo mag-end, no, gusto ko rin ipakita sa inyo yung actual graph nitong f of x equals 1 over x. No? Makikita ninyo na as x approaches infinity, yun, habang pakanan ng pakanan, palapit ng palapit yung y o yung f of x sa 0. Ganun din, pagpakaliwa tayo, galing naman siya sa baba, yung ating y, no? Palapit din siya ng palapit sa 0. Okay, that's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa video na to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I'll see you in the next video.